Magandang hapon mga bata! Nung nakaraan ay napag-aralan natin ang kahalagahan ng mga linya at hugis. Ito na pala ang simula para tayo makagawa ng iba't ibang object. Ngayong hapon, alamin naman natin ang tamang paraan ng pag-sketch. Pagpatuloy natin yan mga bata! Kasama pa rin natin si Professor Fernando Sena. Ihanda na ulit ang ating lapis at papel at makinig ng mabuti. Paano ba ang pag-sketch? Ganito, paano ba ang pag-sketch? Ang una niyong gagawin, titignan niyo muna, halimbawa, no? Halimbawa itong boteng ito. Halimbawa itong boteng ito, nakikita niyo may mga linya yan, may mga iba-ibang kulay, di ba? Kung ang una niyong gagawin, i-drawing muna yung hugis ng object. Kung i-drawing niyo yung hugis nito, anong shape ang gagamitin ninyo? Rectangle ba o square? Sino nagsabing rectangle? Sino nagsabing square? Sino yung wala masabi? O. Ang gagamitin nyo rito, rectangle, di ba? O to. So, i-drawing nyo muna yan. Magaan lang muna kasi hindi pa naman ito yung bote. Yan. Kukunin nyo muna yung shape, yung hugis. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh, yung hugis there. Ha? Halimbawa naman, may nakita kayo, halimbawa, isang base naman. O, kukunin nyo muna, halimbawa, ang hugis niya, square. Kasi meron mga ganyan, no? Halimbawa naman, meron kayong nakita na isang base, ang shape niya, yan. So, yun ang unang step, ha? Pangalawa, lalagyan nyo ng line sa gitna. Dito rin. Bakit may line sa gitna? Kasi minsan may nagdo-drawing ng bote. Ganito ginagawa, no? Diretso siyang ganon, pagkatapos ganon. Pagkatapos lalagyan niya silalim. Eh, pag nilagyan nyo ng line sa gitna, equal ba yan o hindi? Hindi, di ba? Magmumukhang parang sapatos ng baby. No? No? Hindi base, di ba? So, yun ang pangalawang step. Ang pangatlong step, titignan ninyo, yung bawat parte niya. Kasi ang mga bote, object, parang tao, may ulo, may leeg, may katawan, ganun. Halimbawa, ito ang shape ng ulo. Anong shape yan? Hindi ba rectangle yan? Ilalagay nyo sa gitna. Itong leeg, anong shape yan? Rectangle o square? Rectangle, di ba? Yan, oh, lalagay nyo sa gitna, oh, para magpapantay. Itong kulay green na yan, anong shape yan? Di ba triangle yan? Okay. O ito namang ibaba. Di ba rectangle yan? Tapos meron ditong maliit na triangular shape. Di ba? Ngayon, ito namang isa. Halimbawa, o. Oh. Ayan, mabalik na rin natin para makita ninyo, ah. Halimbawa, yung ulo ng bot, yung uli ng base, rectangle. Ayan, punin nyo muna yon. Pagkatapos yung gitna nun, may gitna nun, triangle. Pagkatapos ito naman, triangle uli. Halimbawa, ito naman, yung ulo ng base, rectangle. Lalagay nyo sa gitna. Pagkatapos may leeg yan, triangle. Pagkatapos ito na naman, ha? Yung gitna yan, triangle. Pagkatapos yung sa baba niyan, halimbawa, anong shape ito? Oblong. Oblong. So, ang sabi ko kanina, una yung gagawin, i-drawing muna yung shape ng object, pagkatapos lalagyan ng line sa gitna, pagkatapos i-drawing yung bawat parte niyan, and then ang pinakahuli, didiinan na nyo. Yan! Nadagdagan na naman tayo ng kaalaman. Tandaan lang mabuti ang instruction, ha? Linya, hugis. Yan ang mga tatandaan natin sa pag-uwit at pagbuo ng subject natin. Nabitin ba kayo? Sa susunod natin pagkikita ay alamin pa natin ang tamang pamamaraan sa pag-sketch para makabuo na tayo ng ibig nating ibuhit. At syempre, sa pagtuturo pa rin sa atin ni Professor Fernando Sena. Kung lolobi ng Diyos, sa Biyernes ay samahan niyo ulit ako upang sanayan ang ating kakayahan sa pag-uwit dahil tayo mga batang artistic.